pangalan niya ay dakilain, Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain, Panginoon ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin, Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain, Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain, ngalan niya ay dakilain. Magdiwang na tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, welcome po dito sa ating banal na Eucharistia dito sa Pambansang Dambana ng Poong Nazareno. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo nang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at tumahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang diwa ng karunungan ay matalino at banal. Iisa ang kanyang kalikasan, ngunit napagkikilala sa maraming paraan. Siya'y dalisay at walang katawang material at malayang magparuot parito. Malinis, nagtitiwala at di maaaring mapinsala. Maibigin sa mabuti, matalas at di malulupi. Ang karunungan ay mapagkawang gawa, mabait, matatag, tiyak, hindi nababalisa. Makapangyarihan at nakikita ang lahat ng bagay. Ang karunungan ay laganap sa lahat ng diwang matalino, matalas at dalisay. Pagkat ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin, at dahil sa kanyang kadalisayan, siya'y laganap sa lahat ng bagay. Siya ay tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos, maningning na silahis ng kanyang kalwalhatian. Kaya walang marumi na makalalapit sa kanya. Siya ay sinag na walang hanggang liwanag. Sa lamig
kinababakasan ng mga gawa at kabutihan ng Diyos. Bagamat nag-iisa ang karunungan, magagawa niya ang lahat ng bagay. At bagaman siya'y hindi nagbabago, nababago niya ang lahat ng bagay. Sa lahat ng salinlahi, siya'y lumalagay sa mga banal, at ang mga ito'y ginagawa niyang mga propeta at mga kaibigan ng Diyos. Walang pinakamamahalang Diyos nang higit pa sa mga taong nawiwili sa karunungan. Ang karunungan ay mas maganda kaysa araw, higit ang kagandahan kaysa mga bituin, at higit pa sa liwanag, sapagkat ang liwanag ay nahahalinhan ng dilim, ngunit ang karunungan ay di nalulupig ng masama kailanman. Ang lakas niya'y abot sa lahat ng sulok ng daigdig, at maayos na pinamamahalaan ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang salita mo o poon, di kukupas walang hanggan. Matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago. Ang nilikha mong daigdig, matatag sa kanyang dako. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Hanggang ngayon ay matatag, pagkat ikaw ang nag-utos. Alipin mo silang lahat, at sa iyo'y naglilingkod. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Sa buhay kong tumanglaw ka at ako ay pagpalain, at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay. Matulungan nawa ako nang tuntunin mo at aral. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Magsitayo na po ang lahat. Ako'y puno, kayo'y sanga. Kapag ako ay kaisa, kayo'y tiyak na mamumunga. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos
ay walang makikitang palatandaan. Wala rin magsasabing nagsisimula na roon o rini, sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahon, hahangarin ninyo makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi nyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narinis siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat. Ngunit kailanman, munang magbatas siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga kapatid, alam po natin na ang anumang bagay na may simula ay may katapusan. Ang lahat ng nakikita natin, ang mga halaman, ang mga hayop, ang mga objects sa palibot natin, tayo mismo, ang mundo, lahat ito ay may simula at lahat ay may katapusan. Isa lang po ang walang simula at walang katapusan, ang Diyos. Sa pananaw na kailan ba darating ang paghahari ng Diyos na tanong ng mga Pariseo kay Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, na sa akala nila na ang pagdating ng kaharian ng Diyos ay kasabay ng pagpapanibago ng mundo, ang sabi ng Panginoon ay ang paghahari ng Diyos ay hindi sa katapusan, kundi narito na ngayon. Na ang paghahari ng Diyos ay hindi ito isang bagay na para bukas, kundi ngayon. At saan natin makikita o madarama ang pagharing ito ng Diyos? Walang iba kundi sa ating mga puso. Totoo nga naman na ang katapusan ay darating at hindi natin ito kayang pigilan at hindi maiiwasan. Subalit, hindi importante kung kailan at kung saan ito magsisimula. Ang mahalaga ay narito ngayon, tayo, buhay at naghahanda. Kaya totoo na mahalagang minsan balikan natin ang nakaraan at tinitingnan natin ang para bukas, subalit ang pinakamahalaga ay ngayon. Kaya nga, ang ganda po nito sa English, ang tawag sa ngayon ay present. Ang present ay equivalent also to the word gift. Kaya ang present is also a gift. Ang present natin o ang pangkasalukuyan ay isang kaloob o regalo ng Diyos. Ito ang pinaka-importanteng panahon ngayon, ang pangkasalukuyan at ang ngayon. Sapagkat ito ang, sa pamamagitan nito, ay nakakapaghanda tayo kung kailan at anong oras darating si Jesus sa buhay natin. At sa anong paghahanda, walang iba kundi sa paggawa ng kabutihan para sa iba. Kaya mga kapatid, sana ang ebanghelyong ito ang magpaalala sa atin ng kagandahan ng pangkasalukuyan, the beauty and the grandeur of the present. And at the same time na magawa natin ang paghahanda para bukas, sapagkat sabi ng Panginoon,
maganda sapagkat hindi natin alam kung kailan. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo ng may ganap na pananalig sa Panginoon ng buhay na naghihintay sa atin sa dulo ng hanggan ng daan ng buhay ang ating itutugon. Sumaamin nawa ang paghahari ng Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang simbahan naway palagi ang ihanda ang mga tao sa pagtanggap kay Kristo sa kanyang pagbabalik. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sa pagpapasyang kumilos para sa katarungan at kapayapaan, ang mga Kristiyano naway pagbuklurin ng lahat ng tao nang sama-sama sa pananampalataya at pag-asa at ihanda sila sa muling pagdating ni Kristo. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga trahedya, gawa man ng tao o ng kalikasan, naway hindi magpaligalig o magpahina ng ating pananampalataya, manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga may sakit, naway tanggapin si Jesus sa kanilang mga puso at makita siyang kasama nila sa kanilang dinaranas ng mga pagsubok. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Yao mga yumao, naway mapalaya mula sa mga suliranin ng mundong ito at lumigaya sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sa ilalim ng ating mga puso, ipanalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Inihiling namin ito sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Mag-aalay na po tayo. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas.
Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalaharin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, nang kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Gustate et videte coniam suavis est Dominus, beatus virgis sperat, qui sperat in eo. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Gustate et videte coniam suavis est Dominus, beatus virgi sperat, qui sperat in eo. Glorify the Lord with me. Let us together extol His name. I sought the Lord and He answered me and delivered me from all my fears. Gustate et videte
te coniam suavis es dominus beatus virgi sperat qui sperat in me. Announcement, available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa aming palagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ngayon po, mananalangin tayo para sa mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay at ng mga nasa purgatorio. Panginoon naping Diyos, Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito, sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Para po sa inyo na mga may sakit at karamdaman, pati na po sa mga nakikidiwang sa atin sa via online streaming, ilagay po ang inyong kanang kamay sa inyong bahagi ng katawan na nangangailangan ng pagaling at paghilom habang ako ay mag-pray over po para sa inyo. Mapagmahal naming Ama, maraming salamat po sa pagtipon mo sa amin sa Pambansang Dambana ng Poong Nazareno. Sa Eucharisting ito, hinihiling po namin sa inyo ang presensya ng Banal na Espiritu upang hilumin ang aming mga sugat, pagalingin ang aming mga karamdaman, ang mga nandito sa Dambana, pati na ang mga nagsisipagdiwang sa amin sa kani-kanilang mga tahanan. Sa tulong at panalangin ng ating mahal na ina ni Birhen Maria, pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak,
at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mabuhay po kayo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.